Well, second block for the day. Bago tayo bumalik dun sa instructions ng microcontrollers, ito munang matago ito yung min mode o minimum mode and maximum mode ng 8086. Well, kasi ngayon yung mga processors natin is multi-core na. So, assuming high performance na sila. So, lagi silang max mode ng 8086. At pwede rin silang mag-minimum mode ng 8086. Depende sa kung anong kinakailangan nilang workload. Ang computer na yung automatic na dahil marami ng processors, yung CPU ng microprocessor na mismo nagde-design with the operating system, kung sila isang processor lang ang gagamitin o dalawa or marami. Diba? Usually kasi hindi naman ginagamit lahat yan. Pwera na lang kung gagamitin mo sa games. Kasi sa computer games required high performance kasi yung graphics pa lang nila is ano na. Diba? So yun yung required. So yun lang yung history nitong 8086 na to. As I've said before, ito yung ninuno ng ating mga computers na ginagamit ngayon. 8086, 8085. Kung gating mo naman sa microcontrollers, 8051. So yun yung kagandahan na naano natin ngayon, yung min mode and max mode ng 8086. Pero babalikan natin yung mga instructions and then yung interrupt ng assembly. Yun ang susunod tayo, yung list ng assembly. Medyo mahaba-haba, pero okay lang kasi importante namang malaman natin yun. So importante lang muna tong min mode at saka max mode ng 8086. So ginagamit na kasi dati magkahiwalay lang siya siguro kung dual core na yon, kung dalawang processor na yon, magsi-shift siya to min mode or max mode kasi yung MN at saka MX is 1 kapag min mode, minimum, and 0 kapag max mode. So ibig sabihin pag nag-shift siya to 1, minimum mode siya. Isang processor lang ang ginagamit niya. Kung dual core yun, isang processor lang ang gagamitin niya. Ngayon kung kailangan, dati magiging dalawa na siya ngayon. So ibig sabihin maximum mode na siya kasi ngayon quad core na. Quad-core na ngayon. So, yung processor na mismo nagde-design with the cooperation of the operating system, kung gagamit ba ako ng ilang processors. Gagamitin ko ba isang processor, dalawang processor, or tatlo, or apat. Diba kasi quad-core na ngayon. So, ngayon, hindi mo na nahahalata itong min mode at saka max mode. Dati, kasi dati pa to 8086, ibig sabihin mga sinalumang microprocessor pa to. So kasi ngayon hindi na nahahalata. So yung pala yung history nun, na dati meron palang min mode at saka max mode yung 8086. Sige, yun lang ako.